Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang ibabahagi ko po mga kapatid ay napaka-importanting dua o dasal na dapat gamitin natin sa oras ng mga kalamidad. Ang mga hirap at ginhawa sa buhay natin dito sa lupa ay mga pagsubok ni Allah. Ang sabi nga ni Allah sa Quran, Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Na siya ang lumikha ng kamatayan at buhay upang subukin kayo o kayong mga tao kung sino sa inyo ang gagawa ng kabutihan at magiging taos puso sa kanyang gawain, at siya ay Al-Aziz Al-Ghafur. At sinabi din ni Allah sa Surah Al-Baqarah, بشيءٍ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. At sinusubukan namin kayo sa mga pangkariniwang bagay na tulad ng pagkatakot sa inyong mga kalaban, kagutuman o kakulangan sa pagkakamit ng yaman, o di kaya'y pagkawala nito, pagkasawi ng mga mahal sa buhay at kakulangan o pagkasira ng inaaning mga bungang kahoy at mga prutas. Subalit ibigay mo sa kanila ang magandang balita sa mga nagtataglay ng katangiang pagtitiis. Malinaw po mga kapatid na sinabi ni Allah na may iba't ibang pagsubok na darating sa ating buhay, tulad ng pagkawala ng trabaho, pera, gamit o pagkamatay ng isa sa mga mahal natin sa buhay. At sinabi din ni Allah na may naghihintay na magandang balita at gantimpala ang mga Muslim na may katangiang pagtitiis. Sa Surah Al-Baqarah, ang sabi ni Allah, Alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kabilang sa mga katangian ng mga yaong matiisin ay kapag dumating sa kanila ang mga bagay na hindi nila nagugustuhan, sinasabi nila, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kami ay mga aliping pagmamay-ari ni Allah at katiyakang babalik kami sa Kanya. Ito po ang gabay na binigay ni Allah sa ating mga kapatid pag tayo ay sinubukan niya ng mga kalamidad. Unang-una, tayo ay magkaroon ng pagtitiis o katangiang pagtitiis, patience o sabar sa Arabic, at sabihin natin ang mga salita na ito. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ito po ang ikinalulugod ni Allah na tamang reaksyon natin pag tayo po ay sinubukan ni Allah ng mga kalamidad. At ano naman ang sinabi ni Allah ng mga gantimpala pag ginawa natin ito? Basahin natin ang sinabi ni Allah sa Surah Al-Baqarah. Ulaika alayhim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Para sa kanila ay papuri o mga biyaya sa kanila ni Allah, at dakilang awa mula sa kanilang Rabb na tagapaglikha, at sila ang mga ginabayan tungo sa patnubay. Tandaan po natin mga kapatid na sinabi ni Allah na may tatlong klaseng gantimpala ang naghihintay sa ating mga Muslim kapag sinalubong natin ang mga kalamidad na may pagtitiis at magsabi tayo ng mga tamang salita na itinuro ni Allah at ang kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga ito ay pagpupuri o biyaya ni Allah, ang awa ni Allah, at siya ay matatawag na ginabayan ni Allah. Sapat na rin mga kapatid na sabihin lang natin ang inna lillahi wa inna ilayhi raji'un para matanggap natin ang mga biyaya na ito. Ngunit mas mainam kung banggitin natin ang buong dua na itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang dua na ito ay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ang ibig sabihin nito, kami ay mga aliping pagmamay-ari ni Allah at katiyakang babalik kami sa Kanya. O Allah, gantimpalaan mo ako sa aking paghihirap o kalungkutan
at palitan mo ito ng mas mabuti. Insyaallah po mga kapatid, matandaan niyo po ang mga kaalaman na nabahagi ko sa inyo at insyaallah po pakibahagi na rin sa iba nating mga kapatid sa Islam. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.